Well, first vlog for the day. Well, nanalo yung Celtics game 1 of the NBA Finals kanina. Highlights na lang ang tinignan ko gawa ng nanonood to si mama eh. Nag-i-enjoy. So, highlights na lang yung tinignan ko. Ang score is 108 sa Warriors at 120 sa Celtics. Well, first quarter, mainit yung Golden State. Hanggang second quarter. Pero ang ginawa ng Celtics doon, kahit mainit ang Golden State, sila ay dumikit lang. Okay. Hanggang sa dumating, ano pa nga, akala nga matatalo because kagaya ng nakagawi at ang Golden State naging maganda yung third quarter. Okay. Naging maganda yung third quarter ng Golden State. At pagdating ng fourth quarter, siguro kumagat na yung depensa nila dahil four last, yung stretch na 4 minutes and 14 seconds, halos maalat o hindi sila nakakashoot. So, yun doon nag-capitalize yung Celtics na pagdating naman sa opensa nila, sila naman yung nakakatira ng maayos. Sila naman yung nakakashoot. Well, if you score 40 points in a fourth quarter, malaki ang chance mong manalo. Kasi ang in-score ng Celtics is the first quarter and second quarter is 28, which is 56 na. 56 na yon sa dalawang quarter pa lang. And then, sa third quarter, 24 yung in-score nila. So, medyo nasa regular lang. Pero pagdating ng fourth quarter, na-depensahan nila yung Warriors at sila yung nag-capitalize dun sa mga tira nila na dapat pumapasok. Yun ang nangyari. And si Steph Curry walang in-score ng second quarter. Yun na nga yun eh, di ba? Yun yung ganda ng offense ng Golden State. Eh. Walang in-score si Steph Curry ng second quarter. 21 points na siya ng first quarter. Zero siya nung second. Third quarter na siya ulit umscore. Plus si Klay Thompson, medyo mabagal yung scoring ano niya. Mabagal yung scoring niya parate. Siguro, para manalo yung Warriors, kailangan nasa yung scoring ni Klay Thompson dapat sa isang quarter siguro 10 points pataas ang ini-score niya. Eh, nakita ko dun sa isang graphic, third quarter na 13 points pa lang siya. Well, maintindihan mo naman yung logic na ganun kasi pinagsabay si Paul, si Clay at saka si Steph. So, pag pinagsabay-sabay mo yun, iba rin kasi bumanat itong si Paul. So, okay lang. Iba lang siyang bumanat. So, yun lang yun. Kaso, ang problema dun, dahil nga defensive-oriented team yung Celtics, na-depensahan nila yun. Bali, nung first quarter, nahirapan sila na i-contain yung tatlong mabibilis na yon si Poole, si Thompson, at saka si Curry. And take note, naglaro na si Otto Porter Jr. at saka si Andre Iguodala. So, meron na silang additional playmaker. It's just so happens na hindi pumasok yung tira ng Warriors dahil sa ganda rin ng depensa ng Celtics. At yung Celtics naman, make some shots in the end, especially in the fourth quarter. So, abangan na lang natin sa June 6 doon. So, June 7 dito. June 7 dito, siguro Thursday. Ayun nga, siguro June 6 dito. June 6 doon, June 7 dito. So, yun lang po.